Hello everyone! Happy New Year sa inyong lahat and tayo ay muling nagbabalik sa ating another episode ng Noon at Ngayon. Sino na sa inyo ang nakapasok na sa loob ng Manila City Hall Clock Tower? At sino na sa inyo ang nakapanood na ng video nito? Taong 2020, nagkaroon nga tayo ng vlog sa loob ng Manila City Hall Clock Tower. Sa lahat ng mga matagal nang nanonood sa ating YouTube and sa ating Facebook page, I'm sure familiar na familiar kayo dito. Gaya nga ng promise ni Mayor Isko Moreno taong 2019 na palalagyan niya ng coffee shop at aayusin ang loob ng clock tower ay nangyayari na nga ito ngayon. So bago ko ipakita sa inyo ang noon at ngayon ng Manila City Hall Clock Tower, ay gusto ko munang ibahagi sa inyo ang history ng Manila City Hall. Panoorin niyo ito. Taong 1901, ang Manila City Hall ay binubuo ng Oregon Pine na sumasakop sa ikatlong bahagi ng lugar na ginamit ng kasalukuyang gusali. Pagkatapos ng 31 years na pag-ukupa, iminungkahi ni City Engineer Santiago Arteaga na palitan na ang lumang gusali dahil ang sahig nito ay marupok na at upang maiwasan ang biglang pagguho sa dami ng mga tao sa kahabaan ng mga korehidor at pasilyo. At sa kalaunan ay giniba ang lumang Manila City Hall. Taong 1930s, isang bagong City Hall ang itinayo na may magkakatulad na mga bintana sa lahat ng panig. Dinisenyo ito ni Antonio Toledo, ang parehong arkitekto na nagtayo ng Finance and Old Legislative Buildings na parehong katabi ng bagong City Hall. Natapos ang konstruksyon taong 1941 bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay isa sa mga struktural na casualty ng digmaan na lubhang napinsala sa pamamagitan ng pagbubomba sa panahon at labanan at kasunod ng paglaya ng Maynila noong February 1945. Sa tulong ng hukbo ng Estados Unidos, ang Philippine Commonwealth Army at ang pamahalaang lungsod, ang City Hall ay muling itinayo bagamat hindi nasunod ang orihinal na mga plano nito. Antonio Toledo was the architect responsible for the design of the current Manila City Hall, which exhibits a neoclassical style. Juan Arellano's design, which had an Art Deco style, was supposed to be used for the City Hall, but Arellano quit the project and was replaced by Antonio Toledo. Shortly after its construction, the City Hall had a floor area of 8,422 square meters and had around 200 rooms. The building sits on a trapezoidal shape of the lot in between the Legislative and Post Office building. Ang Manila City Hall Clock Tower ay idinisenyo din ni Antonio Toledo, natapos noong 1930s. Ito ang pinakamalaking clock tower sa Pilipinas na umabot sa halos 100 talampakan. Namumukod-tangi sa gabi kapag ang kabuuan ng tore ay umiilaw.
Bawat oras, 3 beses nilang pinapatugtog ang kampana na nagpapatuloy ng isang himig. Naging icon na ito ngayon sa lungsod ng Maynila. The clock tower was first renovated during the time of Mayor Atienza. Second time was after Estrada won in 2013. The clocks upgraded and digitalized so that it will always be synchronized with the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, ang PAGASA, for the Philippine Standard Time. Under the Estrada administration, there were plans to establish a coffee shop in the clock tower and the first 2 floors of the tower had been turned into a spacious hall. It was also adorned with LED lights that shifted colors. These were changed into stationary white light after Isko Moreno took over as a mayor in 2019. Eh, Mayo Vero, finally, akit tayo sa may tower clock ng Manila City Hall. And dito tayo sa labas. Ayan. Okay. So, until now guys, inaayos pa rin siya. Tingnan nga natin anong meron dito. Ay! Shit! Hindi ko nakita yun ah. Okay. Ayan, nakita tayo dun mga kaitubero. Ayan. Let's go! Okay, so again, until now, ongoing pa rin yung pag-aayos nila rito sa may tower clock. And, okay, dahan-dahan tayo, baka meron tayong maapakan na hindi dapat maapakan. And, so paakit na tayo dun sa pinaka taas ng tower clock. Ayan. Hi, sir. Thank you, Pop. Okay, so akit naman tayo sa another stairs. Ayan. Dahan-dahan lang tayo kasi medyo makikita nyo marupok na rin yung
stairs nila. Although kaya pa naman. And malapit na tayo, mga kaytubero. And finally, maaakyat na natin ang tower clock. And silip lang tayo dito sa may ano, sa may bintana. Matatanaw natin ang yan. Ang Intramuros, mga kaytubero. And masyado na tayong mataas, guys, oh. Okay. So hindi ko alam kung gaano pa kataas ang kailangan nating akyatin, pero let's keep on going. And medyo hinihingal na rin ako, mga kaytubero. Okay, so dahan-dahan lang tayo. Oops. Ayan, kasama ko si Joe Malone Travel Vlog. Hello. Tama ba ako? Joe Malone Travel. Joe Malone Work Travel. Ayun. Subscribe, guys. Sorry, ah. Subscribe. Okay. Anong floor na to? Saan na? Ayan na yun? Ah. Ayan, mga kaytubero. Andito na tayo. Ano yung nasa pinakataas kaya? Ayan, so medyo marumi pa siya, guys. Kasi matagal talaga itong hindi nilinis. Kinabahan ako dun, ah. Ayan, matagal siyang hindi nalinis, guys. Kaya kita nyo. And so kung makikita nyo itong mismong machine na yan, yan mismo yung kung ano yung nasa labas niyan, yan yung clock na nakikita natin sa labas. Yan. Ayun ang gusto kong akyatin, guys, eh. Yung taas na yon. Sa tingin nyo, should we? Akyat tayo, guys. Okay, challenge. Since nandito na rin naman tayo. Ayan, nakit na tayo. Whew. Ito ang challenging na part. Ayan. Kakatakot, ah. Ayan, kita nyo yung pagkayarin itong stairs na to. Talagang sinauna. And napakaganda pa rin at mukhang matibay pa rin siya. Ayan, nandito na tayo, guys. Ayan. Wow. Okay, so medyo makalat dito sa part na ito. Ayan. Ayan, mga kaytubero, we're finally in. Alright, guys, baba na tayo. Akala ko ba ako lang magbibideo? Ano? Hindi ka nagvideo, nagvideo ka lang.
Ayan guys, baba na tayo. Pang ilang floor ito, alam mo? Ha? Bilangin nga natin. One. Pangilan? 4. I've got it all planned out. Alright guys, so nandito nga tayo sa Manila City Hall. Ayan, nandito tayo sa second floor. Ayan, Paskong-Pasko pa dito. Okay, kahit na tayo. And I'll spend my mornings wishing that I could form the words to. So nandito na tayo sa third floor. One more floor and nandun na tayo. Okay, so bago na yung stairs dito. Pinalitan na yung tiles. Paakyat ng clock tower. Ayan na siya guys, oh. Yan. So, paalam tayo kung pwede tayong mag-vlog sa loob. Okay guys, so nandito na tayo sa loob. Ayan, grabe ang lakas ng music dito kaya i-off na lang natin yung audio, ano. Ayan. So, akit tayo dito sa taas and grabe guys, grabe talaga, na-surprise ako sa ganda ng ginawa nila rito. So, akit pa tayo. Ayan, grabe yung tiles, oh. Kita nyo, oh. Naka-ano na siya, granite ba yan? Ayan. Wow, so meron ng aircon and my bar. Ayan, kita nyo, oh. Wow, nice. Mula ceiling hanggang sa floor ay talagang inayos nila. So etong stairs na to guys, ayan, kung makikita nyo dun sa lumang video natin. Ayan, ito pa rin yon pero inayos lang nila. Ayan, hindi nila pinalitan. Ayan. Nice. Wow. Ang ganda. Grabe, disente na talaga. Okay, so akyat pa tayo sa taas. Ayan. Wow. So akyat pa tayo sa taas, guys. Ayan. So ayan, makikita nyo talagang yung stairs ni retain nila. Ayan, hindi kasi nila yan pwedeng baguhin, eh. Ayan. Okay, so nandito na mismo yung mismong clock. Ayan. So kung makikita nyo, ayan siya. Ayan, yan yung makikita nyo sa labas. Ano? Ayan yung isa, tapos eto pa yung isa. Ayan. Okay. So hindi na nakakatakot dito. Kasi the last time, grabe nakakatakot. Ayan, so ito yung challenging guys. Ayan, yung taas. Ayan, akyat tayo. So same thing din guys, ni-retain din nila itong stairs na ito. Ayan, so ito yung nakakatakot na part. Ayan. Wow. Grabe, ang ganda. Wow, wow, wow. Grabe, Yorme. Ang galing. Mula ceiling, oh, kita nyo, may chandelier. So dito, ayan, makikita natin, matatanaw natin ang intramuros at saka yung kartilya.
Bonifacio Shrine. Ayan. So, ito yung maraming kalat the last time na galing tayo dito nung 2020. Ayan. Mula sa ceiling hanggang sa floor, talagang bago. Ano? And yung bintana, inayos din nila. So, ito talagang, nandito kasi yung mga LED lights. Ayan. Kung nasa labas ka kapag gabi, makikita mo yung ilaw na nanggagaling dito sa loob na ito. And talagang ang ganda mula ceiling talaga. Ayan. So, granite na yung sahig niya. Ang galing. Ang galing. So, excited na ako guys na mabuksan ito sa publiko and matry natin yung coffee dito. So, baba na tayo. Ayan. So, mabilisan lang yung pag-video natin. Ayan. Okay. So, marami salamat ha, sa pagsama nyo sa akin dito sa ating ngayon. Alright? So there you go guys, nakita na natin ang dating itsura ng Manila City Hall Clock Tower at ang bagong Clock Tower na pinagawa ng Alcalde Francisco Isko Moreno Dumagoso. Kaya ako saludo talaga ako kay Mayor Isko Moreno kasi simula nung umupo siya bilang Alcalde ng Lungsod ng Maynila from 2019 and up to now patapos na yung kanyang termino, lahat ng mga promise niya nung tumatakbo siya bilang Alcalde ng Lungsod ng Maynila ay talagang tinupad niya. Ano? Lahat yung mga vision niya, lahat ng mga gusto niyang mangyari na gusto ko ganitong mangyari sa Maynila, gusto ko ganito, ganyan, ay talagang tinupad niya. Ano? Kaya saludo ko kay Mayor Isko Moreno. And makikita nyo naman sa bagong Clock Tower ay grabe ang ganda, no? Talagang new generation ang Manila City Hall Clock Tower. Kaya ako personally sa lahat ng mga nasa gobyerno, sa national government and local government na may nagagawa para sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, ay talagang sinusuportahan ko. Though lahat tayo ay may kanya-kanyang bet or meron tayong kanya-kanyang paborito na nasa gobyerno, local or national government, though hindi sila perpekto na tao, kaya kahit na meron silang nagagawang mali, sana suportahan pa rin natin yung magagandang nagagawa nila dito sa ating bansa. So maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa another episode ng ating Noon at Ngayon. And kung gusto mo itong ganitong klaseng video, please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you again on our next vlog. Grabe naman yung airplane.